welcome back mga kabisikleta. Good morning. So, chill ride kami ngayon. Subukan kami pumunta sa Pilar kung makapunta kami yung nag-landslide. Hanggang doon lang muna kami. If ever na pwede kaming lumampas, so, didiretso kami punta doon. Sa may falls kasi doon sa may Malagikay. Kung makakadiretso kami. So, as usual, kasama ko sa Ivan, anak ko, tapos si Matmat. Kulang kami ngayon kasi yung isa, maliligo sila. So, kita-kits na tayo doon mga kabisikleta. Children, punya mga bisikleta. So mga kabisikleta, barangay din dali ang mapunta dito. Sunod na pasukin natin yan kung mag-trail na tayo. Next ito is yung pinakaunang ahon na pinakamataas na ahon din. Ningal ako. So, ito yung unang pinakataas na ahon. Bakit doon? Haba yan. So, muntahin natin yung iba. Paunahin natin sila. Sino sila? Yung isa yung pangalawa, malupit yun. Kahit naka 6 gear lang siya. So chill ride lang tayo. Eh, hindi naman tayo bata pa. Tulad sa kanila. Nawalan agad yung tatlo. Ito yung landslide na nagdampa ng bagyo. Agaton ba yun? Ang daming landslide dito mga bisikleta. So pupunta kami ngayon sa Pilar, yung pinakamalaking landslide dito. Yung bisikleta, karating ba natin sa lahat eh. Tapos kung makikita nyo kabisikleta oh, sa surroundings, puro landslide dito nung nagdaan na bagyo. So nag-rest muna kami sandali mga bisikleta kasi grabe, sobrang trek. So ito yung dito sa may bayside kami. Hey!
mga kabisa, tingnan nyo nung ang ganda pababa kanina. Kinuha nung sila pababa. Ito, maalon to dito, pababa pataas. So ito, ito na may mga bahay-bahay na nakita natin. Barangay Lawaan to. So as you can see, sa Dusay, no, makikita nyo puro coconut trees na lang yung nakatanim. Wala nang kahoy. Kaya pronto landslide dito. So yan, landslide na naman. So, oh, kabisikleta, grabe. Ito yung maalon na lugar. Haba, pataas. Haba, pataas. Tara! Ano? Yan, Sam. Yan, Sam. Sabi sa Ivan. Sunod ka lang kay Ivan, Matt. Nakalock na yung helmet, ha? Safe, ha? Dire patutuga. Kita nyo yun? Yung parkir na naman. Kita nyo ang mga kabisikleta, yan yung landslide, yung isa ring barangay na Santa, barangay bahay. So abot yan dun sa baba, buti nilang di kalakihan yung landslide sa kanila. So thanks to guide tayo mga kabisikleta. Ito yung barangay bahay mga kabisikleta, yung sa baba. Look at the view mga kabisikleta, Pit Malu, super ganda. Super linaw yung dagat niyan. Ilan sila doon? Grabing ganda ng view mga bisikleta. So sa mga gusto ng bike, dito lang sa Leyte. Sa Buyog Leyte, Buyog pupunta rito. Talagang sulit yung padjak nyo. Dulo pawis. So, pababa naman ito bisikleta. Sarap na. As you can see, kabisikleta, oh. Nag-landslide na naman. So, sobrang delikado talaga para sa mga taga-barangay dito. Ito yung landslide, mga kabisikleta, oh. Masyadong sumikip yung daan. Woo! Tantalizing view. Kung ano nakikita sa eskina? Oo, picture kita. Lugar-lugar ka mo, pagilid. Hindi na natin lugar. Pagilid siya, pagilid. What a view mga kabisikleta. Woo! Very nice view. So mga kabisikleta, dito na tayo sa Barangay Pilar. So makita ko sa inyo. So yan yung, yan sa baba na yan, is may mga bahay yan dati, dyan dyan. So talagang natabunan sila. So diretso tayo doon.
Tingnan natin. Kung makikita nyo ang bisikleta, ito yung highway. So, di pa siya nadadaanan talaga. Lalo na tumigas na yung putik. Wala. Hirapan dumaan yung mga motor. Ayan. So, yung nakita nyo, yung tiplak na yun, yung natanggal. So, ito yung kabuuang barangay nila, mga kabisikleta. Grabe. Ito yung dinaanan ng landslide. So, mga kabisikleta, yan yung mga natirang bahay. Dyan. So, kaya sobrang delikado pag yung kalikasan yung gumanti sa ating mga bisikleta. So until lang yung kabisikleta, may mga ano pa dyan, may mga dead bodies pa dyan lalim na di na na-retrieve. So they may rest in peace. Hindi kami nakapagpalipad ng drone. So mga kabisikleta, sayang, kapalipad na sana ako ng drone. Kaso naiwan yung remote sa bahay, kaya next time na lang. Remote. Sayang naman, makakapture sana natin lahat ng pati yung ng landslide na lupa. So sobrang kawawa mga kabisikleta. Nung nangyari to, nasa abroad pa ako. I was so worried kasi siyempre dito pa pamilya ko. So kung makita nyo, sobrang devastating. Masyado silang nasira. So until now siguro yung mga nakatira dito, yung na-survival, walang wala dala sila. May pera, trabaho, wala, bahay. Andun pa rin sa evacuation center lahat. Pero ano naman sa mayor namin, kasi ginaguide naman sila ng mayor namin, municipal mayor namin. So yun na yung kagandahan.